ginastos ng mga party list sa kanilang advertising campaign sa nakaraang halalan kahit na kinabawan sila ng mga mahihirap na sektor. Ayon sa grupong Pera at Politika, ang mga party list ang lumalabas ngayon na isa sa may tuwing nakamalaking gastusin sa political advertisements. Nagpapatrol Reyes-Chua. Diwa ng batas, ang mga party list representatives ang kinatawa ng mga walang boses at may hirap sa lipunan. Kaya nabahala ang grupong Pera at Politika ng lumabas sa pag-aaral na umabot sa halos 600 piso ang kabuuang advertising spending sa kampanya ng mga party list group. Namumula sa may pinakamalalaking gastos ang grupong Pwersa ng Bayaning Kompleta o PBA, kung saan chairman si Sarangani Congressman-elect Manny Pacquiao. Mahigit 80 milyon ang nagastos nito sa TV, radio at print ads. Karamihan sa kanila, hindi naman natin sinasabi na lahat, ay mukhang may pera kasi pwede sila magbayad ng mahal na political ads. So, makikita natin na ang next dyan sa party list is, oh, kaya nyo pala eh, bakit pa kayo nag-aspire for party list? Nakakabahala yun sapagkat ito dapat ay para dun sa mga walang representasyon pa. Sana yung mga may hirap. Aminado naman ang PBA sa malaking gastos nila sa ads, pero di raw nakakahulugang hindi na sila kinatawa ng marginalized sector. Bukod sa sariling pera ni Pacquiao, marami rin daw silang natanggap na donasyon. Napakarami natin mga atletang Pinoy na nagdala ng magandang imahe sa ating bansa na ngayon ay napapabayaan na. Nagkataon lang na maraming naniniwala dito sa pinaglalaban natin, kaya maraming sumusuporta. Sa kabila ng mga question sa mga party list group, itutuloy na ng Comelec sa Lunes ang pagproklama sa unang 10 nanalong grupo. Kabilang sa mga posibleng proklama ang Ako Bicol Political Party, Coalition of Associations of Senior Citizens in the Philippines, Buhay-Haya ang Yumabong, Akbayan, Gabriela, Cooperative NatCo Network, First Consumers Alliance for Rural Energy, Abono, Bayan Muna at Anwaray. Reyes-Chua, Patrol ng Pilipino.